friends, welcome back to my channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-configure ng Comfast Model CF-AW71 version 2. So, tingnan natin yung loob. Bagong dating kasi ito, kaya tingnan natin. So, what's up guys? Ang nasa ano to, UTP cable niya is 1 meter. Yata. So, pure copper to guys. So dito yan sa port ng, kasi magte-test pa tayo, gagamitin ko ito para sa pagpapower na antena natin. So dito yan sa PoE. Ayan, PoE guys. Saka yung kabila, itong kabila dito yan sa LAN port. So saan dito yung LAN port? Ito po yung guide niya guys. So ito yung LAN at saka 1. So LAN port, 1 port. So pareho siyang magpa-power kung kahit saan dito ninyo ilagay yung galing sa PoE power supply, magpa-power siya at pwede ding magamit niyo as an access point, depende sa configuration niyo sa portal ng Comfast. Papasokin natin yung portal niya maya-maya lang. So dito yan sa LAN. Sa LAN kasi ikinabit po guys yung mga configuration ko. Sa LAN talaga ako nagkakabit kasi dyan ako sanay sa LAN port kasi naka ano yan. Pag sa pag-configure mo naman doon sa portal niya as a access point, madi-disable naman yun yung DHCP server. So kahit saan dyan, magpa-function siya as access point, depende sa pag-configure ninyo doon sa loob ng portal ng Comfast or any access point na gagamitin nyo sa Wi-Fi bando. So ayan guys, dito ako sanay sa LAN port. So from PoE, PoE port ng power supply to LAN port. So ito naman yung ano niya, reset button kung ano gusto niyo i-reset to factory default. So pindutin na ninyo to ng long press mga nasa 1 minute yata tsaka bibitawan, pero kailangan nakapower yung PoE natin. So ito yung power cord niya. Salpak natin dito guys. So try natin isaksak. Saksak natin dito. Saka pindutin yung switch na ang ating outlet. Yan. So tingnan natin kung nag-power. So yan guys, nag-power siya. Saka dito nag-power. So first thing na gagawin is di natin lagyan ng internet si PoE kasi mag-configure pa kasi tayo. So ang
Ang unang gagawin, configure natin as an access point. So, hintayin natin mag-ilaw yung wifi signal. Ayan, nag-ilaw. So, kung may ano siya, may internet na mag-ilaw itong isa, so maging tatlo siya dito. So, wala pa kasing internet, kaya wala siyang ilaw. So, configure natin, guys. So, guys, mag-ano tayo dito sa cellphone natin, mag-configure sa compass natin. Punta tayo dito sa wifi. Open wifi. So, ito yung compass. This is ID na ka-default. Itong D19B_2G. So, click lang natin yan. Antayin. So, connected na siya, guys. At mag-redirect siya sa portal ng compass. So, lagyan natin ng password. Kayo na bahala kung anong ilagay ninyo. Sa akin kasi is admin 1234 or 1234. So password add, so app access point. Itong IP address pwede ninyo ding lagyan ng IP address ng portal ninyo ng bendo. So sample yung IP portal lang, yung wifi bendo is 10.0.0.1. pwede ninyong lagyan ito ng 10.0.0.100. so depende na sa inyo, kasi pag nakalagay kayo dito ng IP address ng wifi bendo ninyo, pwede ninyong i-access na na hindi na baguhin niyo yung ano, static, i-static niyo yung device niyo sa pag-access ng, kung gusto niyo mag-change ng pangalan ng wifi SSID niyo. So yun yung advantage, makapag-set kayo, maka-change kayo ng SSID kahit hindi niyo i-static ang inyong device. Sample yung cellphone para ma-access ang access point niyo. So ayan, default lang natin yan. Next. So dito sa country, China lang tayo. Bandwidth is 20 MHz. Tapos yung channel, gawin nating 6237 Hz. Ayan. HMZ. So yung SSID, lagyan natin ang pangalang piso, wifi, hotspot, or pindo. Depende na din sa inyo. So, yan ang pangalan natin. So, next lang. Finish. Ayan. So, setting is confirming now. Please wait. Tintayin lang natin kung wala yung connection natin dun. So, tayin lang natin. Ayan. So, disconnected na tayo. So, puntahan natin yung wifi natin. Mahanapin natin itong piso wifi hotspot. Ito na, guys. Piso wifi hotspot. So, ito yung compass natin. So, kunin tayo ulit. So, pansin niyo, guys, hindi kayo naka-connect. Hindi tayo naka-connect kasi naka-access point mode na 'yon. So, pwede natin lagyan ang PoE power supply natin ng internet.
galing sa ISP, or i-static natin para mapasok natin uli. So ayan, di talaga siya connected. So ang gagawin natin, i-static natin to. Click lang natin tong I icon, saka DHCP static. So IP address, yung IP address is 'yung IP address niya, guys. 192.168.10.1. So 'yan 'yung ilagay natin sa ano natin, sa static mode sa cellphone para mag-access natin siya. So Wi-Fi. Ayan, static. .1. So gagawin natin .2 sa router, is ito yung .1 192.168.10.1. so ayan. Enable. Ayan. So, ayan guys, hindi pa rin siya connected. Connecting pa rin siya. So, dito na tayo maglagay ng internet sa PoE LAN. So, lagyan natin internet. Bunutin natin muna to. Ito yung ISP natin. So ilagay natin dito sa LAN para ma-access natin uli yung na-config natin kanina as access point. So guys, ito na yung black UTP color, nasa kumpas siya sa LAN port. So yung LAN, yung ISP. So ayan, balik tayo doon. Ito na guys, connected na siya sa piso Wi-Fi. So meaning pwede na nating i-access ulit siya. So ayan, balik tayo sa Chrome. 192.168.10.1. So click go. Pwede na yan. So yan, refresh lang. Sana yun, ba't ayaw static. Ay naku po, 10 pala yan. 10. Saka gawin natin tong 2. Kaya pala ayaw eh. 10.1. Ayan, sigurado na to. Ayan. So balik tayo sa Chrome. Refresh. Ayan, ito na guys. So ito na, nakalagay yung ISP. So pasok natin yung password. Admin 1, 2, 3, 4. So log in. Ba't ba natin pinapasok ulit yun? Kasi palitan natin yung admin password.
So, ayan. Dito tayo sa system. System, manage config our node. Change password pala. Old password is, kung hindi niyo napalitan nung una, is admin to. At saka yung bago niyo dito sa new password, kung hindi pa ninyo napalitan. So ayan, sample, yung old password ko is admin 1 2 3 4 4. Palitan ko ng admin password, malaki MD. So ayan, magre-reboot naman siya. Yeah, so balik natin, insert natin yung password, admin password. Ayan, update natin to. So ako lang yung nakakonnect ngayon. So tingnan natin yung network LAN wireless. So pwede na yung i-enable tong isa, itong sa admin 2G. Pero wag na, huwag na ninyong galawin. Yun lang yung sundin ninyo. Kasi pag may ano dito, mga dalaw na iba, baka hindi na siya mag-function ng insakto. Network user. So ayan lang, reboot, mid switch, time city. So dito guys, sa ano niya, sa mode natin dito is naka current state is access point or app mode. Pero marami siyang option guys. May router mode, bridge mode, at access point mode. Yun yung ngayon. At saka repeater mode. So next time, itong ibang mode na naman ang ating ituturo kung paano gagamitin to. So sa ngayon, ang access point lang muna natin ang ituturo, kasi pang ano kasi to, pang wifi bendo ang ginagawa ko. So ayan, log out lang natin. Pwede log out, pwede hindi, depende na sa'yo. So test natin kung may internet na siya. Okay, so ngayon hindi siya magka-internet kasi naka-static mode dito. So alisin natin yung static dito sa IP setting. DHCP lang. So meaning DHCP, yung magbibigay ng internet ay yung ISP. Hindi na magbibigay si Compass kasi ginagawa lang siyang bridge. So bridge as access point siya. So yeah, so try natin ang YouTube. Shoot tayo guys. So punta tayo sa channel natin. Channel. Ayan guys. Okay guys, okay na siya, may internet. So okay, no. So what? Okay guys, maraming salamat sa panunood at I hope nakatulong ito sa inyo. Saka bye bye.